Magandang araw po, Dr. Willie Ong ito, pati Doc Lisa. Meron akong mahalagang tips sa inyo para sa may ulcer, mahapdi sikmura, maasim ang sikmura, tinatawag na GERD, gastroesophageal reflux disease, acid peptic disease, pareho yun, mga asido yun sa katawan. Nakakaramdam din ako nito. Ang sintomas, mahapdi, maasim, parang umakyat dito, asido. At isang problema namin sa may ganitong sakit, ulcer, GERD, gastritis, yung sa gabi. Mahirap kasi matulog sa gabi kasi doon aakyat yung asido sa gabi. So pag ganito problema ko rin to paminsan-minsan. Ang sumpong naman ito, hindi naman lagi eh. Napapansin ko rin, baka may tatlong linggo, aatake, maasim-asim, tapos mawawala. Tapos aatake ulit. Depende sa stress, sa kinakain. Mainly sa stress eh, kung marami kayo iniisip, mas nagiging acid siya. O baka yung pagkain mo mas nababago. Meron ako mga tips sa pagkain. Dapat regular lang ang kain, huwag masyadong spicy, huwag masyadong busog. Meron ako mga ibang videos to explain na. Pero ngayon, ang tuturo natin sa gabi. Kasi yung gabi ang pinakamahirap para makatulog ka. So ang ginagawa ko, number one, pag naghapunan ka na, siyempre ayaw mo rin gutom. Diba? Kasi pag gutom ka, kukulo din. Ayaw mo rin sobrang busog. Kasi pag sobrang busog, aakyat yung acid na kinain mo. So pag kumain ka sa gabi, ako kasi ang huling kain ko, mga 7:15. O mga 7 o'clock. Yan na last meal ko minsan. So 7 o'clock, hihiga ako mga 9, 9:30 o 10. Mga ganyan. So, kailangan mga, pinakamaganda 3 hours eh. 3 hours. Tapos pagkakain mo, konting lakad para matunawan. Kailangan kasi para matunaw siya. Hindi pwede upubo lang. Bago ka humiga, dapat medyo mataas. Katulad nito. Okay? So, 2 to 3 hours bago humiga. Tapos paghihiga, pakita ko lang, Doc Lisa. Ito yung tiyan natin. Okay? Stomach yan. Yan ang gumagawa ng acid. Ito yung esophagus. Meron yung sphincter. Dapat nakasara yan para hindi umakit yung acid. Pero tayong mga may GERD, madalas bukas na yan eh. So yan, umakit yung asido dito. Ito esophagus na sa likod yan. Tinanggal ko na yung baga, tinanggal ko muna yung puso para makita nyo. Ito esophagus. Ang trachea yung hangin dito sa harap pa. Ito esophagus sa likod hanggang lalamunan, hanggang bibig. So ang problema, kung meron kang ulcer, acidic ka, may GERD ka, aakit yung asido mo. Okay, pag umakit dito, mahap dito, masakit. Kala mo sakit sa puso, hindi mo pala. Kaya tinawag na heartburn, pero hindi talaga heart yun. Stomach yun, stomach burn. Akit dito yan, acid sa gabi. Mararamdaman mo dito sa lalamunan, malapot, parang may plema, maasim. Tapos, misa may bad breath pa. Pag ubo mo, may bad breath kasi maasid to eh. Okay? So, ang isang tip, pag humiga, ganito ginagawa ko, Doc Lisa. Lisa, dyan ka sa kapila. Para makita ako. So, ang ginagawa ko, dapat mataas, maraming unan. Katulad nito, dalawa, tatlo. At pag sa kama, siguro tatlong unan o mas mataas pa. Yung iba ang ginagawa sa kama, yung gagawa ka ng, gusto mo merong mga, makagumawa ka ng tabla na pataas ng ganyan. Diba? Kasi pag ganito higa mo, hindi pwede flat eh. O pag ganito, 20 degrees, kulang pa yan eh. Ang gusto ko, pag ganyan, maganda na, 45. Pag 45, parang ganito, nakaupo ka lang yan. Parang 45, ganyan. Pag ganyan kataas, okay na yan. So, kung meron kang kama na ganyan, o meron kang lazy boy, o may silya kang gano'n na medyo nakataas ang paa, pwede dyan ka mag-umpisa para at least mataas siya. Okay? Tsaka hindi pwede ulo lang mataas. Okay? Kasi pag ulo lang mataas, bali, wala akit pa rin yung acid eh. Kailangan yung dibdib, yung likod, yung dibdib, ito, pinapakita ko. Likod, dibdib, mataas. So, itong angulo na to, medyo kulang pa to sa akin, dapat ganyan muna, ayan, 45. Okay, siguro 1 to 2 hours para gumawa kayo ng paraan sa kama, sa silya. Pwede rin na dito sa kanto ng sopa. Kasi yung sopa kasi may kama eh. So, ganyan. Para yung acid hindi aakyat. So, gumawa kayo ng paraan. Minsan pag ganyan, o pag hirap, minsan nakaupo, tapos ganyan. So, yan ang one tip natin. Pag higa kayo, maganda mataas. Pag nasa hotel kayo, hingi kayo maraming unan. All, may maleta mo, medyo pataas. So, may araw ganun talaga. So, that's one tip. Pangalawa, ginagawa ko, syempre, minsan nagigising ka sa madaling araw kasi nga, may GERD ka o maiihi ka. Inom ka ng tubig. Ang tubig, tatlong lagok. Tatlong lagok ng tubig. Bakit? Gusto mo mahugasan eh.
lagok ka 1, 2, 3 para yung acid mawala sa lalamunan, hindi masira boses mo. Hindi masisira ang vocal cords. Diba? Kasi ina-acid do eh. So, lago ka tatlong basong tubig kahit madaling araw bago matulog para mahugasan. So, ako every... Pag sa umaga, every 30 minutes, lalago ka ako konti. Tapos, good for the body din. Tapos, pag sa gabi, pag gumising ako, inumin ako konting tubig. Konti lang para hindi rin bondat. Kasi pag yung tubig umakyat, hindi rin maganda. So, tubig, hugas, hugas, hugas. Tapos, meron akong baong saging sa gabi. Saging kasi sa umaga, maganda pang ulcer eh. Nakakatapal siya. Kaya lang, pag sa gabi, mas maganda hindi ka na kumain ng saging. Pero may time kasi siguro mga alas 3 ng umaga na hapdi eh. Parang mahapdi o parang biglang ginutom. Konti lang nakain ko nung hapunan. Gutom na, kumukulo na. Kumukulo ba siya? Gutom? Kumukulo ba siya? May acid na lilito ka. Pag alanganin ka, mahapdi talaga tiyan mo. Konting hapdi lang, tulog mo na lang. Pero kung mahapdi talaga, subo ka ng dalawang subo ng saging. Huwag yung sobrang tigas na hilaw na saging. Mas hinog, mas maganda, mas malambot. Dalawang subo ng saging. Inuman mo na dalawa tatlong basong tubig. Medyo upo-upo muna, medyo mataas. After 30 minutes, makakatulong yun. Makakalma. Okay? So paghapunan, 2 to 3 hours bago humiga. Higa, gawa ng paraan na mataas. Tubig, panghugas, saging, ready lang panghugas, iwas sa mga spicy foods, at sa utak, dapat relax. Dapat relax ang utak. Kasi pag hindi relax ang utak, dahil mo iniisip, gawa siya ng gawa ng acid. Okay? So, sana makatulong tong tips para maganda ang tulog nyo. Pag meron akong GERD, naisip ko, at least matutulong ko sa kababayan natin. Mas maganda payo ko. Ano naman ang gagawin natin sa mga anti-ulcer drugs, omeprazole, nexium, antacid, maalox. Hindi ko na iniinom yun. Ayoko kasi pwede mo inumin 1 to 2 weeks. Siyempre, pumunta ka sa doktor, bibigyan ka talaga. Bibigyan ka ng mga novalucid, maalox, kung ano pa, losec, imlatame, ozol, ranitidine, santac. Good for 1 to 2 weeks lang. O, kung talagang masakit, siguro pampakalma, 1 to 2 weeks lang. Pero after 2 weeks, hindi mo na pwede tuloy-tuloy. Kasi may side effect yung gamot pag tinuloy-tuloy mo. So, wala kang choice. Kung meron kang ganitong sakit, talagang babalik ka sa home remedy na ginagawa natin. Kasi panghabang buhay ito eh. So, hindi man panghabang buhay yung sakit, pero minsan pabalik-balik siya. So, try nyo baguhin yung diet nyo na mas matabang, huwag masyado manghang, tapos yung kain, tamang-tama lang. Konti-konti lang pero maraming beses. At saging ang favorite ko at tubig na maligam-gam. At pagising sa umaga, syempre pag sa umaga, maasim, di ba? Buong, misa nga may amoy, maasim. So ginagawa ko, inom ako ng dalawang basong maligam-gam na tubig. 2 to 3 glasses sa umaga. Pero hindi tatlong baso na sunod-sunod. Konti-konti, mga kalahating baso, hintay mo na 30 minutes, gising-gising, lakad-lakad. Mamaya, kalahating baso ulit, mamaya kalahating baso ulit. Para mas makain na tiyan. At mahugasan yung asido. Para hinuhugasan mo siya. At hindi masira ang tiyan. Hindi masira esophagus. Hindi masira lalamunan. Hindi maging cancer. At para makaginhawa sa inyo. Sana nakatulong tong video. Like and share. Talaga lahat ng tips ko 100% para sa inyo. Kasi marami ako nami-meet na followers natin. Sabi nila, ito lang sinusunod nila. Kasi kailangan mo yung home remedy. Ito kasi talaga magpapagaling sa'yo. Yung gamot, okay yan, temporary. Pero hindi ka pwede habang buhay ng gamot. Lalo na yung pang-ulcer. Kasi hindi rin, sa pag-aaral, hindi rin maganda na pang matagalan yung mga gamot. God bless po.